na po yung discharge slip nyo and you can leave anytime. Salamat. Inihintay ko lang yung misis ko. Thank you, sir. Thank you, Ren. Han? Hi. Ah, sila yung nagtatrabaho sa The Toy Company? Si Sophia and her friend, Anna. Hello po. Teka. Namumukhaan ko ito eh. Di ba ikaw yung sumampal sa akin sa restaurant? Ay, naku po. Eh, pasensya na ho talaga kayo ah, dun sa nangyari. Kasi akala ho niya kayo yung kaaway po namin. Kaya pasensya na po talaga. Ana, humingi ka na ng sorry. Sorry ka. Anong sorry? Hindi siya nga may kasalanan sa akin eh. Mahiyain po. Pero sorry daw po, sabi niya. Wala na yun. Alam niyo, nagpunta ako rito para hanapin ang isang Ana. Sa bagay, nagkatotoo rin naman. Kaya nga lang eh, ibang Ana ang nakita ko. Han, sabi ni Sophia, wala talagang nakakaalam tungkol dun sa anak ni Ana Manalastas. Pero may itutulong naman daw sila. Tulong? Opo, kasi yung mga pinsan po namin, mga private investigators po yung mga yun. Expertise po nila yung maghanap ng mga tao. Kaya matutulungan po nila kayo sa taong hinahanap ninyo. Eh kung tutulungan ninyo ako, magkano naman ang kakailangan ninyo? Nako, wala ho. Hindi ho kami naniningil. Gusto lang po talaga namin makatulong. Bakit? Dahil kaibigan kami ni Carmen. Right? Yes. Eh, Rene, we need all the help we can get right now. Eh, kung makakatulong naman sila, why not? Itanggapin natin. Diba, Han? Pasensya na kayo sa tono ko kanina. Alam niyo kasi, itong mga panahon na ito, mahirap magtiwala na lang ng basta-basta sa mga tao. Kahit noon pa naman eh, mahirap nang magtiwala. Baksaktan ka lang nila. But that's just me. Mapagbiro itong batang to eh. You know, I like you. Rachel ang pangalan niya ngayon. Ipinapon siya sa mga Bustamante ilang araw matapos siyang ipinanganak. Paano naman kayo nakasigurong ang Rachel ngang yan ang tunay kong anak? May kilala ba kayong Digna? Digna? Parang familiar sa akin yung pangalan. Sino ba siya? Si Digna ang dating katulong ni Ana Manalastas. Oo, naalala ko na. Yan yung ano eh, minsang pumunta ako sa bahay nila Ana. Siya nakahuli sa akin. Pinalabas nga ako. Dati niyang amo ang mga Bustamante. Mayaman naman ngayon, pero walang anak. Sa kanila ipinampun yung bata, sa utos na rin ni Ana Manalastas. Paano mo namang naalaman lahat yan? I'm sorry. I do not reveal trade secrets. Rene, Carmen, kailangan ding maintindihan ninyo na una, hindi alam ni Rachel na ampon siya. At saka mas makakabuti na hindi nila malaman yung totoo. Sige. Tapos pangalawa, ayun, may sarili na siyang pamilya, may asawa at anak, saka isa na siyang abogado. Sa Amerika. Akala ko ba pupuntahan natin siya ngayon? Wala naman pala siya rin sa Pilipinas eh. Yun na nga yung pangatlo. Pupuntahan natin yung bahay na kinalakihan niya. Di ba sinabi mo na gusto mo siyang makita? Yung bahay na yun, doon mo makikita yung klase ng buhay na naranasan niya dito. Kaya kung okay sa inyo, pupuntahan natin yung bahay na yun, nandun na yung pinsan namin. Ito na ang hinihintay mo, Rene. Makikilala mo na ang anak mo.